Mga boss, literal na isang mahabang preparasyon ang isinasagawa ng SBP para sa ating Gilas National Team. Ito nga ay matapos na din na isama ng SBP ang ilan pang mga top college player ng bansa sa pinakabagong Gilas Pool. Sino-sino nga ba ang mga batang basketballistang Pinoy na ito? Mga boss, welcome sa isa na namang video ng Space Jam PH. Tara, kilalanin at pag-usapan natin ang mga top-rated college player ng bansa na isinama ng SBP para sa pinakabagong Gilas Pool. Pero bago yan, kung first time ka nga lang dito sa channel natin, pakiclick naman ang subscribe button at ang notification bell na nasa tabi nito para updated ka sa mga future uploads natin na kagaya nito. Mga boss, dahil sa pinakabagong hakbang ng SBP Director na si Tab Baldwin ay mapapansin na sadyang inihahanda na niya ang ating Gilas National Team sa isang mahabang paghahanda. Dahil maliban kasi sa mga nauna ng Gilas Cadets ay tila mas nilaliman pa niya ito ng husto. Isinama na din niya kasi ang ilang mga top rated college player ng Pilipinas sa pinakabagong Gilas Pool. Dito ay mapapansin mo din na malaki ang interes ng SBP at ni Tab Baldwin para maasapan ng husto ang mga bata nating manlalaro na hindi man sa ngayon siguradong sa lalong mas madaling panahon. Kasunod ng FIBA Asia Cup Qualifier at Olympic Qualifying Tournament. Ito na din kasi ang sinasabing paghahanda ng national team para sa mga susunod pang event na sasalian nila in the future. Dahil nga puro cadets o non-pro ang kasali dito, ay wala na din talaga silang balak pa na humiram ng pro players mula sa PBA. In fact, kinonfirma ito mismo ng SBP Special Assistant na si Ryan Gregorio. Ayon sa kanya, 12 dito ay first time na maglalaro para sa Gilas Cadets. Ito nga ay sila Josh Lazaro, SJ Belanghel, Gian Mamuyak, Troy Malilin, Kylie Ong, GHU, Jason Credo at ang very athletic na si Lebron Lopez na isa sa mga tinututukan ng husto ng SBP. Kasama sila RJ Abarrientos ng FEU at ang big man na si Carl Tamayo ng UP Fighting Maroons at ang dalawang napasama sa pinakabagong Gilas Special Draft na sila Chadi Rangel at Jordan Heading. Samantala, maliban kina Juan Gomez de Liano, Isaac Go, Ray Suerte at Nieto Brothers ay kasalukuyan ang nasa loob ng bubble para mag-training ang mga player mula pa sa nagdaang pool. Gaya nila Justin Baltasar, William Navarro, JD Tongkab, Chris Kuhn, Dave Ildefonso, Dwight Ramos at Angelo Kwame na konting-konti na lang ay ganap ng magiging isang naturalized Filipino. Dahil kamakailan nga lang ay naipasa na din sa final reading ng Senado ang kanyang aplikasyon. Pero kung may ilang mga bagong mukha sa national team, for some reason, meron din namang hindi makakasama para sa nasabing Gilas Pool. Gaya na lamang nila Javi Gomez de Liano at Kenmark Carino na nagkaroon ng komplikadong oras para sa kanilang academic schedule. Habang si Kai Soto na kamakailan lamang ay nagsabi na din na hindi na muna makakasama para dito sa nasabing pool. Pero hindi pa din nagbibitaw ng salita kung makakasama pa siya para sa Asia Cup Qualifier o Olympic Qualifying Tournament. Mga boss, dahil nga sa kasalukuyang pang-pandemya ay pinag-aaralan pa din ng SBP ang ilang mga options nila para sa paghahanda ng mga bata nating manlalaro. Ilan sa mga nakikita nila ay ang paglalaro o pagsali nila sa paparating na PBA Philippine Cup, ilang pocket tournament sa bansang Japan, Australia o sa Amerika bago ang third window ng Asia Cup Qualifier. Well, para sa akin, isang magandang hakbang ito ng SBP, partikular sa mga bata nating manlalaro. Sa ngayon, oo, pwede nating sabihin na wala silang chance na manalo sa Olympic Qualifying Tournament. Pero who knows pa din, di ba? Hindi lang din naman ito yung event na sasalihan nila. As in, madami pa. Mahaba-habang panahon pa natin silang mapapanood at makikita. Idagdag mo pa sila AJ Edu at Kai Soto, di ba? Siguro 2 years, 3 years from now, ibang-iba na sila sa inaasahan natin sa ngayon. Especially sa mas malalaking event na sasalihan pa nila. So yun, nagulat pa kayo sa mga bagong muka ng Gilas Cadets o may iba pa kayong ina-expect na makita bukod sa kanila? I-comment nyo lang yun sa baba at isa-isa natin babasahin yan. Tara, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Ito ang Space Jam PH. Adios!